Sa puntong ito po, makakausap natin si Attorney Ras Mitmug, tagapagsalita po ng Regional Legislative Assembly ng ARMM. MM, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Attorney, so ang mangyayari ho, i-abolish tong ARMM para bigyan daan ito pong bubuing Bangsamoro region. Opo, pagka nagkaintindihan po yung ating transitional committee, pag nabuo nila yung draft ng basic law at na-ratify ito ng karamihan ng residente ng ARMM pati yung mga kalapit na region, mabubuo po yung basic law at mabubuo yung Bangsamoro Transitional Authority. Sa yung pong yun, ma-abolish yung ARMM. At ang mangyayari ho dito, parang yung pagpili ng mga leader sa mabubuong Bangsamoro region, botohan din po? Botohan po. Nung nakita ko dun sa framework agreement, sometime 26 bobotohin ang mga partido. 2016? Kasi yun po yung bagong feature nitong Bangsamoro entity. Ang political politics po dito is party politics. Opo. At yung magiging security dito, yung military component, sila rin ho yung mga ngalaga ng seguridad. AFP, ganun na. Ah, hindi po. Yun yung isa sa mga bagay na pinag-usapan sa agreement. Kasi currently, sa conflict-affected areas, yung AFP po natin ang laging naatasan na patupad ng batas. Pero sa pagkakataon nito, dahil mawala na yung conflict situation, babalik tayo sa normal situation, yung local police na po. Apo, pag local police, ang ibig ko sabihin, yung mismo talagang nakatira lang doon sa area? Hindi naman. Ang sinasabi doon is may component ng Bangsamoro, pero sa tingin ko, hindi ito katulad nung dating sa 1996 peace agreement kung saan sinasabi, papasok lahat ng mga BIAF sa police. Ang nakasabi lang dito is, meron ilang elements sa kanila na magiging part ng police. Opo, at dati ho, may programa reintegration. Opo. Dito ho ba i-apply din? Hindi pa po ganun kadetalye yun sa ating framework agreement. Pero ang nakikita lang natin, yung police is local in nature. Opo, yun ang reaction nyo, kayo, isa kayong Maranao. Ano po yung reaction nyo dito sa pagpapakita ng suporta sa talagang lahat halos sa mga tao po? Una po, katulad kanina, emotional halos lahat ng tao at sobrang masaya dahil sa pagkakataon nito, ulit-ulit may pag-asa yung ating mga kababayan na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Mm-hmm. Katulad nga, nakalagay sa mga posters dito sa Manila, sinasabi, let's give peace a chance. Pero sa amin na sa conflict-affected areas, hindi po ganun eh. Ang sa amin dun is, peace, let's make it happen. Mm-hmm. Kasi kailangan po talaga magkaroon ng kapayapaan para gumanda yung buhay ng mga kababayan natin doon sa Southern Mindanao. Apo, maraming po salamat si Attorney Ras Mitmug, tagapagsalita po ng Regional Legislative Assembly ng ARMM.